magsitayo po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesus Kristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan nang sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao
Ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod din ng isang tao. Ngunit, kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dahil upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang puon ay dakila ng nangagaghangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mas mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na naabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon.
Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng ating gabi o madaling araw, siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagwawalang sala upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Magandang paalala sa atin ni San Pablo sa ating unang pagbasa na oo, nagkasala ang tao. Nagkasala tayo mula kay Adan sa kanyang pagtalikod sa utos ng Diyos, pero hindi po natutuldukan ang ating buhay dahil sa kasalanan. Oo, lahat tayo ay makasalanan. May kanya-kanya tayong kahinaan. Pero, huwag mong pansinin, huwag mong tignan lamang ang sarili mo na isa kang makasalanan. Pero maganda na ituloy natin yung katagang yon. Makasalanan ako, kaya kailangan ko ng grasya ng Diyos. Minsan kasi ang tinitignan lang natin, makasalanan ako, mahina ako. Kaya ang tingin natin sa sarili natin, mababa. Ang tingin na natin sa sarili natin, wala na akong magagawa. Pero hindi iyan ang pangako ng Diyos sa atin. Ang pangako ng Diyos sa atin, oo, nagkasala tayo. Pero sa pamamagitan ni Hesukristo, tayo ay ngayon inaakay niya tungo sa buhay na walang hanggan. Tungo sa buhay na inanda talaga sa atin para ng Diyos para sa atin. Ang tawag natin dito, kaligtasan. Kaya sabi ni San Pablo, oo nga, may kasalanan. Pero kung saan may kasalanan, mas matindi ang grasya ng Diyos sa buhay natin. At ang grasya ng Diyos ang tutulong sa atin para magbalik loob. Ang grasya ng Diyos ang tutulong sa atin para makalakbay tayo sa daan ng Panginoon. Ang daan ng pagbabagong buhay. Ang daan ng kanyang salita. Hindi ba ang sabi sa atin ng Panginoon, may buhay sa isang tao na tumutugon at sumusunod sa aking mga utos. Itong paanyaya sa atin ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya. Sabi ng Ebanghelyo, maging handa. Pero alam natin na hindi natin kaya mag-isa. Alam natin na kung sa sarili lang tayo sasaling at sasandal, minsan ay sumasablay tayo, pumapalpak tayo. Kaya magandang paalala ng Diyos sa atin, oo, andyan ang kasalanan. Oo, may kanya-kanya tayong kahinaan. Pero huwag mong kakalimutan kung saan matindi ang kasalanan, mas matindi ang grasya ng Diyos. Grasya na nag-iimbita sa atin na magbalik loob. Grasya na nagpapaalala sa atin, tayo ay Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay Kanya. Bumalik tayo sa Kanya. Sa simbahang ito, nariyan lagi ang kumpisal sa mga nais na magbalik loob sa Diyos. Talikuran ang kanilang kasalanan o hilingin ang grasya ng Diyos para mamuhay ng naaayon sa kanyang utos. If you're struggling right now because of temptations, if you're struggling right now because you know and you feel that you have sinned, the grace of God is much stronger than your sins.
The grace of God is much powerful than your weaknesses. At natatagpuan natin yan sa sakramento ng kumpisal. Natatanggap natin yan sa sakramento ng Eucharistia, saan tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Pagkain nagbibigay buhay, espiritual na pagkain na nagpapalakas ng ating puso at damdamin para talikuran ang kasalanan at lumakad sa grasya ng Diyos tungo sa pagbabago ng buhay. Ito'y paanyaya at paalala sa atin ng Panginoon. Ngayon po, ang hamon sa atin, titindig ba tayo at lalakarin ang daanan na ito? Iiba tayo ba ng daan? Kung ikay na sa daan ng kasalanan ngayon, pwedeng tumawid. Pwedeng mag-iba ng daan. Mag-iba ng daan, palayo na sa kasalanan, kundi patungo na sa grasya ng Diyos. Iniimbitahan tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno ngayon. Halina, lumakad sa piling niya, lumakad sa daan ng grasya niya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa ng may pananalig. Basbasan mo ng iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matuto nawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Iyong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tignan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Untong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala.
iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod naming ayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang nagkatuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et bidete Quoniam suavis est Dominus Beatus virgi sperat Visperat in Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the et videte Quoniam suavis est Dominus Beatus virgi sperat Visperat in eo I will bless the Lord times, His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord.
the lonely will hear me glad. Gustate et dinete boniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, sperat in eo. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, mari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Paalaala po, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.